Wow! Disclaimer, itong paksa na ating tatalakayin ay patungkol po lamang sa pag-aaral ng mga barya, error coins, medal, token, at banknotes na ibinabahagi ng mga bawat collector na nag-aaral ng mga barya bilang numismatas. Wow! BSP commemorative 10 peso at 5 peso, magkano nga ba ang halaga para sa mga collectors? Meron nga ba itong mataas na halaga gaya ng sinasabi ng iilan? Halika at samahan niyo ako upang talakayin natin kung ano nga ba ang totoong meron sa mga barya na ito. Pero bago ang lahat, please like and subscribe my YouTube channel, Coin Lover. Maraming salamat po. Wow! Isang mapagpalang araw sa lahat. Andito po ulit ang inyong lingkod na si Coin Lover upang magbigay ng konting impormasyon patungkol sa BSP 10 peso commemorative coins at 5 peso commemorative coins. Ano nga ba ang halaga ng barya na ito sa mga kolektor? Bakit patuloy pa din ang iilan na ginagamit ang mga barya na ito upang magbigay ng maling impormasyon sa tunay na halaga ng naturang barya sa mga non-kolektor, maging sa mga bagong kolektor? At dinadaya kapalit ng isang like, views at pag-subscribe sa kanila. Nakakabahala na kasi ang pagiging mapagsamantala ng iilang mga kolektor. Sa ganitong gawain, maraming mga baguhan at non-kolektor ang pinaasa na bibilhin sa ganitong halaga ang hawak nilang barya. At patuloy na pinaaasa lang sila sa wala dahil sa maling pagbibigay ng presyo ng mga huwad na kolektor. Wow! Simulan natin. Ano nga ba ang commemorative coins? These coins were minted to honor a specific person or recognize the significance of a place or event that made a mark in the history. Most of these commemorative coins are minted from precious metals like gold and silver, making them extraordinary and more expensive. Dito sa Pilipinas ay nakasanayan ng gumawa ng mga commemorative coins kahit di gawa sa precious metals kagaya ng gold and silver. Meron ginawa gamit ang copper nickel, nickel-plated steel, brass, bimetal. Ito ay kombinasyon ng isa, dalawa or tatlo pang metal na ginagamit sa iba't iba pang mga barya. Ang Bangko Sentral ng Pilipinas ay naglabas ng mga commemorative coins sa 10 pesos at 5 pesos. Ano-ano nga ba ang mga commemorative coins na ginawa sa 10 pesos at 5 pesos? Wow! Ang mga sumusunod ay ang mga commemorative coins na ginawa sa 10 piso. Una ay ang 10 piso Andres Bonifacio, year 2013. Value, 10 pesos. Composition, bimetal, nickel brass center in copper nickel ring. Dangal at kabayanihan, 150 years. Bangko Sentral ng Pilipinas. Pangalawa ay ang 10 piso Apolinario Mabini, year 2014. Value, 10 pesos. Composition, bimetal, nickel brass center in copper nickel ring. Talino at paninindigan, 150 years. Pangatlo ay ang 10 piso General Miguel Malvar, year 2015. Value, 10 pesos. Composition, bimetal, nickel brass center in copper nickel ring. Republika ng Pilipinas. General Miguel Malvar, 150 years. Pang-apat ay ang 10 piso Antonio Luna, year 2016. Value, 10 pesos. Composition, bimetal, aluminum bronze center in copper nickel ring. Republic of the Philippines. General Antonio Luna. Ang mga sumusunod naman ay ang mga commemorative coins na ginawa sa 5 piso. Una ay ang 5 piso Leyte Gulf Landing, year 2014. Value, 5 pesos. Composition, nickel brass. Leyte Gulf Landing, 70th anniversary. Pangalawa ay ang 5 piso Bagong Bayani, year 2014. Value, 5 pesos. Composition, nickel brass. Republika ng Pilipinas, United States, Saudi Arabia, Malaysia, UAE, Canada, Japan, Australia, Qatar, United Kingdom, Mexico, Hong Kong, Singapore, Kuwait, Taiwan, Jordan, South Korea, Germany, Poland, Bahrain, France, Oman, Israel, Lebanon, Libya, Guam, Switzerland, Norway. Bagong Bayani, dalawang klase ang nilabas or ginawa ng Bangko Sentral na mga commemorative coins. Una ay ang commemorative issue for circulation. Collectible din ito para sa mga collector pero hindi pwedeng magkaroon ng napakataas na halaga gaya ng sinasabi ng iilan. At di pa napagrade sa mga numismatic grade ng company. Napakaraming ginawa at nilabas ng BSP na ganitong mga barya kahit limitado lang ang pag-issue nito. Ginawa ito para gamitin sa sirkulasyon.
Kasabay din ito ng mga iba pang barya na pwedeng gastusin sa pang-araw-araw. Pangalawa ay ang Collectible Commemorative Issue by BSP. Ito yung mas magandang klase ng mga barya na nakalagay sa blister pack, presentable at proof-like. At angat ang disenyo nito kumpara sa Commemorative Issue for Circulation. Dahil ang mga ito ay ginawa ng BSP para sa mga collector at maging sa non-collector. For collection only, di ito lumabas at nagamit sa sirkulasyon. Limitado din ang paggawa ng mga ganito. Hindi din ito pwedeng magkaroon ng napakataas na halaga dahil napakadaming ginawa na ganitong mga barya. Ang halaga nito ay nakadepende ang presyo sa BSP or sa mga secondary seller na nagbebenta nito at kung graded na sa mga numismatic grade ng company. Wow! Maraming salamat po sa mga nakanood ng munting video na aking ginawa para sa mga baguhang collectors na nag-aaral sa mga barya at maging sa non-collectors. Itong video na ito ay naghahatid ng konting kaalaman patungkol sa tunay na halaga ng mga commemorative coins sa 10 piso at 5 piso para sa halaga ng mga ito sa collectors. Maging mapagmatsyag, maging mapanuri, at pag-aralan muna kung ito ba ay totoo at kapaki-pakinabang. Iwasan ang mga mislead info na binabahagi ng iilan upang maging tama ang iyong pag-aaralan. Hanggang dito na lang muna ulit guys, please like and subscribe my YouTube channel, Coin Lover. Maraming salamat po.